Kamusta na po kayo? At ngayon pong pagkakataong ito, dalawa yung ating muling pag-usapan para po na-update tayo sa mga nangyayari dito sa ating bayan. Una ay ito pong galawan ng Lakas CMD, yung partidong pinuntahan ni Mayor Sara Duterte. At talakayin po natin kung ano talaga ang kanilang mga plano. Pangalawa ay ito hong panukala ng isang gobernador na magkaroon daw ng term sharing, ibig sabihin maghati sa posisyon. Wow! Bagong lahat, huwag po niyong kayong makalimot, like, share, and subscribe dito po sa Mike Abe Opinions. At yung pong click lang po yung notification bell para na-update po kayo. Kayo makalimot, subscribe lang po. Yun lang po yung akin lambig sa inyo. Doon sa mga hindi pa nakakapag-subscribe, doon po sa nandyan ha, maraming salamat po sa inyo. Well, una nga po na pag-usapan natin ay itong issue ng pagsama ni Mayor Sara Duterte dito sa Lakas CMD. Lakas Christian Muslim Democrat ng grupo ni dating Pangulong Ramos at ni dating Pangulong Gloria Macapagal-Arroyo. Now, under ni Congressman Martin Romualdez bilang Pangulo at first cousin ni Bongbong Marcos. Sa tingin ba ninyo ay tama itong sinamahang political party ni Mayor Sara o hindi? Pero ano man po ang ating paniniwala, yan po'y diskarte ni Mayor Sara kung talagang siya ang nag-decide. Okay yan. Kung siya na may kinumbinsi, mukhang hindi okay. Ang akin pong tingin, kasi matagal na hong political party, nakadalawang pangulo na ho itong Lakas CMD, Ramos nga at saka Gloria. At alam ba ninyo na matagal nang gustong makabalik sa power ang Lakas CMD? Kasi nawala sila after Gloria, di ba, Aquino pumasok, tapos Duterte, so dalawang presidente ang lumipas. Ngayon, gusto ulit silang bumalik. Ang akin pong observation, analysis, at tingin dito sa isyong ito, lalo na ngayon na bitin, hindi pa ho naghahayag si Mayor Sara kung ano talagang posisyon ang kanyang tatakbuhin. Alam ba ninyo na gusto ng Lakas CMD na si Sara ay tumakbong pangulo? Kung gusto man ito ni Mayor Sara, gusto rin ito ng partido. Kaya hindi tayo nakakasiguro na kahit pa magpinsan si Romualdez at si Bongbong Marcos, iisa ang kanilang iniisip at mga plano. Dahil politika ito, pwedeng magkaiba. Inuulit ko kahit magkapatid, mag-ama, maglolo, o anumang relasyon sa politika na kakahiwalay. Walang magagawa si Martin Romualdez bilang Pangulo ng Lakas CMD kung gugustuhin ng majority ng mga opisyal ng Lakas CMD na patakbuhin si Sara bilang Pangulo. Ibig sabihin, pag nangyari yan, lalabanan niya si Marcos, lalabanan niya ang PDP laban, at lalabanan niya ang iba pang mga kandidato galing sa oposisyon. Hindi po malayong mangyari yan. Ako, ang aking ahon tingin dito, nagkagamitan dito, baka hindi naabot ng radar ni Mayor Sara, pasintabi na. Baka ginamit siya rito. Isipin mo naman na anak ng presidente, si Sara, na mayroong political party malakas ang Pangulo, as chairman pa ng PDP laban, ang pinuntahan niya at sinamahan niya, Lakas CMD, kahit siya ay kaalyado sa politika, pero magkakalaban niya mga yan. May kanya-kanya silang political party. At alam niyo na matagal na nag-aambisyon ang Lakas CMD makabalik. Di ba sinabi na nga noong 2 months ago o 1 month ago, gusto nilang patakbuhin si Senador Bong Revilla na siyang chairman ngayon ng partido na pagiging presidente, nag-decline lang or tinanggihan, kaya hindi natuloy. Ngayon si Sara na yung kanilang hawak. At nakita na yun, biglaan yung pag-alis ni Mayor Sara doon po sa Hugpong Pagbabago. Nagulat nga yung mga taga-Hugpong Pagbabago na biglang nagpaalam, biglang umalis na hindi nagpaalam daw. Mga ganon. So, hindi pa rin ho nakakasiguro ang Marcos na makakasama nila si Sara until now, hanggang araw ng Monday. Yan ang pinakahuli. Ang sabi ni Mayor Sara, baka doon ngayong weekend magbago. So, ngayon na po yung weekend. Wala pa eh. So, hanggang Monday, intay natin. At yun hong kahapon, nagkaroon ng press conference si Congressman Martin Romualdez, anong sabi niya? May posibilidad na hikayatin ng Lakas CMD si Sara na tumakbong presidente. Isipin mo yung ganyang mga paliwanag.
So, mas malakas na partido ang lakas si MD, ni Gloria, ni Martin at iba pang politiko compared sa partido ni Marcos, pasintabi na at iba pang political party. Malakas po yung lakas si MD. Madali hong magbaligtaran ang mga politiko pagka ho alam nilang malakas na kandidato at malakas na partido, madali lipatan yan ng ibang galing sa ibang political party. Ganun pong katindi. So, ang tanong dito eh, naggamitan ba sila? Si Sara ba ay nagpagamit sa lakas si MD? O ang lakas si MD ba ay ginamit ni Sara? Kasi kung yung mga gunita, laging sinasabi ni Joey Salceda na isa sa malapit sa mga Duterte na walang, hindi niya nakikita yung opsyon na mag-vice president si Sara. Yung presidential ang mas pinakamalapit. Noon na, wala pa sa lakas. Eh ngayon, nasa lakas na. At sinasabi na nga ni Martin na may posibilidad na tumakbong presidente gamitin yung lakas si MD. Eh di ba? Kung pag nangyari po yan, eh magkakahiwalay yung Marcos-Sara. Pero wala namang problema yan dahil sabi ng mga Marcos loyalists, kahit mag-isa si Bongbong Marcos, susuportahan nila. Dahil sinasabi ko na nga, nag-decide na sila. Ano man ang mangyari, Marcos sila. So okay lang. Kaya nga lang, talagang magkakahati-hati. At hindi po nawawala until now ang mga paninindigan ng lakas na sila ay bumagbalik sa power at makontrol ang gobyerno sa magitan ng legal na political party nila na sumali sa incoming political exercise. At ito ang tamang paraan. Nakuha na nga nila. Meron po kasing dalawang posisyon. Naulit ko na yan. Sinabi ko na dati. Merong nag-file ng Certificate of Candidacy for Vice and President. Naka-pending yan sa COMELEC. Anytime, pwede i-substitute yan ni Sara kung gugustuhin. Yun po yun. Kaya nga siya dyan sumamay. Kung wala naman ho nag-file ng President at Vice President na naka-pending sa COMELEC, hindi naman pupunta dyan si Sara dahil nga ang gusto niya, national position. So itong matindi. Kaya nga, alam ba ninyo, pwede silang mag-deny, hindi naman nila aminin, eh, pero yun naman yung totoo. Serious ang meeting, kahit gabi, ng PDP laban, nasak sila sa nangyaring ito. Ganon din ito ngayong lakas CMT. Matindi rin ang kailang mga meeting dahil nga yung may mga nagsasabi na sa loob, Ma'am, Sir, patakboy natin si Sara. Presidente, hindi pwedeng bag-bash lang kay Marcos. Yan ho yung usapan sa loob. Marami sa mga nasa sa partido, nagtatalo-talo, nagtatalong maayos naman, pero ang gusto nila, patakboyin si Sara. Ngayon ang tanong, makakatanggi ba si Sara pag sinabi ng lakas CMD, tumakbo ka, Presidente, huwag vice. Yan na po ang pwedeng mangyari. Kaya nga, inuulit ko ang tanong, nagkagamitan ba dito? Nagpagamit ba si Mayor Sara sa partido? O talagang plano ito na talagang gusto niya magpresidente at ipakita niya sa lahat na kahit hindi siya kaalyado ng administration, eh kaya niya rin maging pangulo at nakakita na nga ng isang malakas na partido. Kasi yung pag-alis niya sa hugpong pagbabago, hindi biro. Tapos bigla nagpunta sa lakas na isang kilalang political party at matagal nanliligaw sa kanya. Kung yung mga gunita, ilang beses nagpunta ng Davao ang mga tagalakas, hindi naman sinabi niya tumakbo kang vice eh. Nililigawan siya para tumakbo talaga ang presidente. Eh ngayon, nandyan na siya. Kaya humalaki ang posibilidad, ayaw kong pangunahan, na tumakbo ang presidente ito. Mag-iiba ang laban pagka ho nangyari ito. So, kayo na po ang bahala. Pwede po kayo mag-react, comment sa isyong ito. At kayo po ang malaya. Nire-respeto ko ang inyo po mga pananaw. At welcome po sa akin ang inyong mga reaksyon. Muli, magandang araw po sa ating lahat. God bless.